eh, ma-appreciate mo yung mga magulang mo pag magulang ka na rin. Oh. Yeah, may anak din mo karoon, lalaki. Kaya nga, kasi noong time na ganyan yung anak ko, teenager, talagang sinasabi ko, naku, pag-aaral muna. Oh, oh. Kasi doon time ko, kasi maaga rin ako nagkaanak. Yes. Sabi ko, siguro kung hindi ako nagkaanak agad, baka mas nakapagtapos pa ako ng pag-aaral, mm-hmm. mas nag-enjoy ko pa yung pagiging binata, ganyan. Mm-hmm. Sabi ko, pero hindi ko sinisisi, ha? Naging tatay ako maaga kasi or walang hindi, regret naman. Oo, kasi minahal ko kayo eh. Hindi ko kayo pinabayaan eh. Yan ang theme song ko noon. Grabe. Ang akin lang, eh sana, pag-aaral din muna. Yes. Darating at darating naman yung taong mamahalin mo eh. Huwag tayong magmadali. Yeah. At I'm sure si Ann, ngayon naiintindihan mo na yung daddy mo, saan ang gagaling? Opo, naiintindihan ko na po. Yung mga nasa isip niya, para sa akin din yun. Para sa ikakabuti ko po. Siguro minsan may paraan lang na mali ang mga magulang na... Yung way nila. Yung way ng pagsabi, ng pagpaliwanag. Yeah. Which, yun yung nagiging cause nung miscommunication and nung hurt. Siyempre, galit na yung tatay mo, kaya umabot sa punto na talagang, di ba, galit, nasabi na niya lahat ng masasakit na salita. Pero, ang pinanggagalingan pa rin nun ay yung pagmamahal at concern sa anak niya. Coming from a place of love. Yes. Pero totoo dyan ha, kasi pag magulang kang hirap din, paano ko pa sasabihin sa anak ko to? Di ba, kayo mag-asawa? Ikaw na magsabi, hindi, ikaw na! Sino ang bad cop? Sino ang kontrabida? Mayroong bad cop, may good cop. O sige, ako na magsasabi, pero alalaya mo ko ha. Ganun, di ba? Diba? Siyempre, hirap din para sa kanila yun na ayaw nilang masaktan ng damdamin yun. Totoo.